Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan, kabi-kabila, baha. Huwag yung kinta, trolley. Huwag na kayong babalik. Mga salbahe kayo. Signal number 4 na po sa amin, pero hindi pa kakalakasan ng ulan. At tuloy pa kami sa aming trabaho. Mag-deliver tayo ng printer. Ay, sabit. Saan ka din eh? Ayan oh. Nakita nyo ah. Buto na lang, hindi pa umuulan. Mali ng dinaanan kami. Mali tayo ng pinuntahan. Mahirap-hirap itong daan. Dali po tayo, mga yung pinuntahan. Mali yung pinuntahan. Hinahanap namin si Marcelo ang magdalagari. Busing, pwede magtanong? Saan din na kayo Marcelo ang maglalagari? Lampas kami. Lampas mo ka, doon sa kapila po. Ah, doon sa sige. Paglabas doon sa may semento doon. Opo. Okay, sige. Thank you. Ay, grabe ah. Sana hindi tayo abutan ng bagyo. Nagbagsakan tayo ng inyo, glogi pa tayo dito. Yan na, bahaya na. Narito na po tayo sa bahay nila at dadalhin na rin yung printer, i-install pa natin. So, lingid sa inyong kalaman, isa yan sa aking kinabubuhay. Ano? Meron kaming printing shop at nagbebenta kami ng printer. Medyo lumalakas na yung bagyo sa labas at sana eh hindi tayo abutan kasi yung daan na dinaanan natin, hindi siya ganun ka, ano, maganda. So, na-install na natin. Ha! Pera! Wow! Ano? Kailangan natin kasi ng pera kahit bumabagyo. So, uwi na tayo, no? Bye-bye! So, ayun, few hours bago dumating si Bagyong Rolis. Nandito kami sa bayan, pauwi na kami, galing pa kami sa shop dahil bagyo lang yan at kami ay walang pera. So, kailangan nating kumita muna bago ang lahat, ano? Sasara na ang mga para ano. Para naman tuloy ang kabuhayan. So, lilipat namin yung sasakyan. Hanap ako ng parking dahil makeshift lamang yung aming bubungan at samahan tayo ng ating barangay captain. Yan, poging-pogi naman oh. At hanap tayo ng parking na maganda dahil nandiyan na, in few hours nandiyan na si Bagyong Rolly. Nasa elementary school tayo ngayon, dito muna yung sasakyan dahil may dalawa pa naman sasakyan doon at iwanan muna natin, ano? Bye-bye. Kasalukuyang alas 3 ng hapon ngayon at ngayon yung oras na ina-expect na dumating yung bagyo dito sa aming lugar. And nandito kami sa loob ng kwarto kasama yung aking family. Yan. Hindi ko lang kung nakikita nyo ako dahil madilim. Pero yun yung bagyo, ipapakita ko lang sa inyo. At ina-expect pa yan na mas lumakas pa mamaya, ano? Bali yung kapatid ko kasi bumili siya ng pang spaghetti pero nakalimutan niya yung cheese. So ang siste, yung pangulo namin, pangulo ng barangay, barangay chairman namin, dumaan, ano, ganun lang naman kakapal yung mukha ng kapatid ko para utusan yung barangay chairman namin na siya yung bumili ng cheese. Hindi, bali tropa naman namin yun, no? Solid yan, solid tayo dyan. Shout out sa'yo, pangulong muna, you know? So ayun, kasalukuyan tayong binabayo ng Bagyong Rolly. At ayan, kung makikita ninyo sa labas, oh, baha na. And ito tayo. Wala, hindi tayo nagwa-worry dahil wala naman tayo magagawa kung tayo magwa-worry, ano? So ayun lang. Stay safe. Nawa ay ligtas na matapos itong bagyong ito at medyo humina na naman daw as of this moment, medyo mahina na naman daw siya. At sana, again, sana makasurvive ang karamihan sa atin, ano? So ayan, umabaha na, no?
At ito yung pangulo namin. Hindi nga na alam. Ayan o. Lobo. Ayan ang masipag naming barangay salamat. Chairman. Salamat po sa cheese. Okay. Mag-iingat ka, boy. Dahil ikakasal ka pa naman, boy. Boy. Mag-iingat ka. Ayan, umabahan na tayo. Naingat ako ang buong barangay. Yung pa kaya nag-iisa-isang yun. Shoutout nga pala sa aking magiging misis, kay Arlene Lopez. So ayan, this is the first time na inabot dito yung tubig baha. Galing dun sa kalsada, binabaha na tayo. No? Ito yung motor natin. And hopefully, hindi na siya tumaas. Kaso, parang patuloy pa yung pag-angat ng tubig. Ayan, hindi ko alam kung nakikita ninyo, no? Pero sinasarado nung kapatid ko yung gate para hindi pumasok yung baha. Kasi baha na sa amin. Kaya naisipan niya siguro na sige, saraduhan ko na lang yung gate para hindi tayo pasokin ng tubig. Kasi nga naman, pag sarado yung gate, diba, sarado na, hindi na papasok yung tubig. Bakit mo saraduhan yung gate? Baka pumasok ang tubig? Papasok yung tubig! Yan po, gabi na. At medyo humupa na ang baha. Ayan o, makikita na yung lupa. Hindi na nakalubog yung bulong ng motor natin. At ayan, patuloy pa rin na nanalasa ang bagyo pero hindi siya ganoon kalakas. Hindi gaya nung medyo maaga pa. May nag-iikot na patrol para i-secure ang mga tao. Ayan, ngayon ay yan, 6 mag-alas 7 na no, 6:50 ng gabi at kasalukuyang nasa sentro kami ng mata ng bagyo, ano, medyo creepy dahil tumahimik na yung paligid, ano, medyo nawala yung hangin at ayan, walang ulan dahil kasalukuyan tayong nasa mismo mata tayo ng bagyo ngayon. Kung mapapansin nyo, walang ang ulan, halos nawala at yung hangin hindi humahangin. Paano mo malalaman na nasa mata ka na ng bagyo? Simple lang. Pagbiglang nawala yung ulan at yung hangin. Tapos, luha na yung pumapatak mula sa langit. So, yung mga pinsan, pagkagising natin, malinis na ang paligid. Walis na agad sila. Ayan o, wala na yung baha. Nakapagwalis na agad si tatay at si inay. At ngayon, pupuntahan natin yung sasakyan dun sa evacuation center. Kukunin natin para maiuwi natin dito. Tingnan natin kung wala bang damage o ano ba. Nasa evacuation center na tayo. Maliit lang yung evacuation center ng barangay namin. And naging shelter din siya, pansamantalang kandungan ng mga sasakyan na may alangan ang parking kagaya ko. Kami ay 6 na sasakyan dito. Avanza, Ertiga, to Avanza, yun yung sa akin. Check natin, wala ba ang bumagsak? Okay, wala. Maayos ang bubong. Maayos. Okay, goods. Yung loob, parang binagyo sa kalat. Hindi na yun parte ng bagyo. Okay, so ayun na, iuwi na natin yung sasakyan. Very good, okay, walang damage. To end this video, natapos naman natin, nakaraos tayo kay Bagyong Rolly. Safe naman tayo, yung relatives natin safe, and halos naman yung community safe. So ayun lang, kung bago ko pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga videos. Again, this is Papa PTV, hanggang sa susunod natin magkita, peace out! Oops, teka lang. Wala pang 10 minutes itong video. Ganito na lang, ipapakita ko na lang yung ginawa namin after nitong bagyo. Una, nag-ikot-ikot kami sa mga kalapit na lugar upang tingnan yung mga pinsalang tinamo matapos nga itong bagyo. So ayan, nandito kami ngayon sa ilog ng Lubo at kung mapapansin ninyo, halos hindi nagaano baha. Kagabi kasi hanggang doon sa taas na yon, bali kalahating metro na lang at aabuti na yung mga kabahayan. And luckily, hindi na siya umapaw. Grabe kung makikita nyo yung winasak ng, widening pala yan, hindi pala yan bagyo.
ako dyan. Mas mabigat ka, eh. Mabigat ka. Ah, gigilid natin yung mga bato. Dahil posibleng magkasto ng accident lalo sa mga motor, no. Oh, di ba? Babala. Pawang kamote lang ang gumagawa niyan. Ugaliing magsuot ng helmet tuwing sasakay sa motor. Ng 10 minutes yung video. Maraming salamat, ah. Nakaabot ka rito sa dulo. So, paano? Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!